Hi, welcome back again to another travel video. Then, yan. So we are passing through the pedestrian. For this video is, of course, pag nandito tayo sa Hong Kong, hindi pwede wala tayong day trip sa Macau. No? So, I have been in Macau na last 2016 and finally makakabalik na ulit tayo doon sa Macau. But of course, kailangan maroon tayo first time here in the in Macau. So before, nagpunta kami ng Macau via boat. This time is we will be going to Japan. Japan to Macau via bus, no? At then ito sa first natin yung bago nila na bridge, which is called Zhuhai Hong Kong Macau bus link. Just passing to that bridge is parang nasa 45 to 1 hour siya. So that is a newly opened bridge connecting to Hong Kong and Macau. Okay, dyan pala kami nakastay sa Chungking Mansions. Ayan. So that is the building of the Chungking Mansions. Yan yung building niya. You can find a lot of cheap hotels in this building. So ang dami ditong mga hotels na mura, cheap, dyan sa Chungking Mansion. So this is located along the Tsim Sha Tsui. So kung gusto mong humanap ng katakmura na ano na accommodation dyan ka maghanap, marami dyan. So, a tip of advice lang daw, pag dyan ka nakatera sa Chungking Mansions, never eat the food sa ground floor. So dapat nakikita mo yun na pag bagong luto, okay lang siya kainin. Pero pag hindi pa siya bagong luto, be careful kasi minsan sa mga food dyan is iniinit-init na lang. Yan, may nakita kaming local food here. The one ah. Daming pansit. Cheers. Yan. So may mabibili ko dito ng mga traditional food from Hong Kong. So we'll proceed now to the MTR stations. And we'll head now to Macau. Dito tayo papasok sa D1. Exit D1 ng Tsim Sha Tsui na station. Since dito yung pinakamalapit na station sa Chungking Mansions. Ayan na yung ating MTR. So, sa station is pupunta tayo ng Sunny Bay kasi nandoon lahat ng mga buses papunta ng Macau. So the same pa rin yung ruta natin. Punta muna yung Octopus Card. Octopus Card. So the same pa rin yung route natin kahapon sa Disneyland. Ayan na guys, ganito na tayo sa Liking. Change na tayo ng train going to Dong Chong for the Sunny Bay. We are at the Sunny Bay. So if you are going to Disneyland, posit ka na lang dyan sa, ano, sa kabila. So since pa-exit na kami, ito tayo, Jess. Ayan. Exit, public transport interchange is sa exit A. Ayan. So, nasa exit A ang public transport interchange. So, let's go there. Let's go here upstairs. Exit A. Follow lang natin yung mga signages. Exit A. So, dito tayo. Ayan. So, after exiting, you look for the exit A. Tapos, lakad lang tayo. Hanapin natin yung bus B5. Bus B5 going to HG Zhuhai Macau Bridge. A bridge pala yung B. Kaya sila HZMB. So along the way, may makikita ka mga ganitong signages. So we need to look for the bus B5 at saka follow na natin yung trail. Ayan na, damating na yung ating bus papuntang HZMB K4. Tara, tara. Then ito yung pila. Maraming pupunta ng Hong Kong, Macau. Ayan. So yun na yung bus. So yung Octopus Card pa rin yung gagamitin natin na payment dito. So this is only a short ride going to the immigration. After that is pababa sa immigration para mag-stop ng passport. Then another bus ride na mapapunta ng Macau. Yan, oh, madaming tao. Marami ang gusto pumunta ng Macau today. Ayan, nasa bus na kami. Nasa upper deck kami ng bus. Of course, hindi pwede na hindi natin ma-experience ang upper deck bus. Jessa? Yes. Dapat ma-experience ang upper deck bus. Yes, of course. Kasi wala ko sa Pilipinas. Correct, correct. Short ride lang ito papunta sa immigration ng Hong Kong.
And after that, if we will pass through the immigration, we will buy bus ticket again going to the Macau. And we will be passing through the newly built na bridge, which is they called it Hong Kong, Zhuhai Hong Kong Macau Bridge. So we have arrived here at the drop-off point ng immigration. So basically nasa airport pa rin pala siya banda. Goes. Yan, so exit na tayo sa bus. After that is punta tayo doon sa may Zhuhai Macau na chapo. So prior going to the immigration, so you need to go here first. Mag-fill up na tayo ng departure card. Kailangan yan siya pagpasok natin sa immigration. Basta po kami sa immigration. Ang bilis lang, walang tanong. Walang sticker. Tapos walang tanong. Diretso lang scan yung passport. And then we're good to go. So next is, we will be looking for the ticket pa going to the bus. Ah, yung ticket pala sa bus. Okay, dito na yung bilihan ng ticket. So kuha muna tayo ng ticket. Ayan. Sige, dito tayo. Kuha tayo ng ticket. Purchase tickets. Here. Ako, Macau. 65 HKD. Yes, confirm. Ah, two tickets too. Ay, one lang, one. Yes, yes. Ay, where? How should I pay it? Cash. Cash. Go there, yeah. Cash. Pag cash. Cash, go there. Okay. Yes, Macau. Where's the bus? After purchasing the tickets, let's go here and let's present the ticket. Thank you. Where's the bus? What number? It's okay. Okay. So there's no particular number of bus though, so anyway you can any bus you can ride it. So we are now exiting the Hong Kong and let's look for the bus. Yan na yung mga bus na pupunta ng Macau. So after exiting the immigration, any bus na papuntang Macau pwede mong sakyan. Basta make it sure na going siya sa Macau at hindi sa Zhuhai. But if you are going to Zhuhai, you can ride the Zhuhai bus. My God, hindi double-decker yung bus natin. Sige na lang. Maganda yung bus nila. Tapos ang ganda, ang laki ng legroom. Premium couch. At saka may television yung ano nila. Yung bus. Wait, minutes lang pala yung bus ride. Nakatulog ako sa bus, oh my gosh. So we are now already here at Macau. Welcome to Macau. My gosh. I can already see the Grand Lisboa. It's nice to be back again in Macau after 7 years, 6 years. First time ko nagpunta dito last 2017. So upon alighting, upon disembarking the bus, you are going to proceed na naman tayo dito sa arrivals area. Welcome to Macau! Ang isim na nabili po natin pala sa online is still covered na rin pala yung Macau. So good thing kasi hindi na tayo magpapalit-palit pa ng SIM kasi yung SIM na yon is still applicable here in Macau. So how convenient is the use of eSIM? So kayang kayo, kung magta-travel kayo, mag-eSIM na lang kayo. Para less na yung ano yung part na mag-install pa kayo ng mga physical scenes of food. Then, so again, after this is mag-start na kami mag-explore sa Macau. Probably we'll be visiting 3 hotels. The Venetian, Parisian, tapos Lisboa, and then sa St. Ruins na. After St. Ruins is, babalik na kami ng Hong Kong. So dito na yung exit, papunta sa bus terminal. So since yung Hong Kong dollars is accepted here in Macau, so we'll be using the Hong Kong dollars. Ito yung mga bus numbers kung saan yung gusto pumunta.
Then yung 101X. Tapos ang 101X yung ano, yung Grand Lisboa papuntang St. Ruins Hall. So you can tour around Macau for free. Doon, wala tayong magbedyong gastos kayo. So yun yung ang ating gagawin na trip. So what we are going to do first is we need to go to the Taipa Ferry Terminal kasi andoon yung mga bus terminal ng mga hotel casinos here in Macau. Then they are offering free rides to those mga casino hotel. Yung sasakyan natin na bus papunta ng Taipa Ferry is may signage siya na Taipa Ferry Terminal. Ayan. Ayan, dito na. Ito na yung para pa Taipa Ferry Terminal. So we are now here at the Taipa Ferry Terminal. So upon reaching here, may makikita ka ng mga bus na nakapangalan sa mga different names ng mga hotel. So kung ano yung sasakyan mo doon ka pipila, dito tayo sa Venetian. So yung first stop namin is yung Venetian. Nasa bus na kami, napuntang Venetian. Yung bus pala na nasakyan naman pina from the, from the HZMZ na border is also free, walang bayad. Tapos yung mga bus na dito sa Taipa Ferry, papunta sa mga different hotels, wala ding bayad. So Macau is one of the destination na kung tight budget ka, go in this country. Di ba, Jess? Right. Kasi almost free yung mga transportation dito. Nasa Venetian na po kami. Ang bilis lang. We have arrived at the Venetian for first time. We are now here at the Venetian Hotel. Oh my God! Yung famous spot na dito sa Venetian Hotel is the Grand Canal. That looks like a Grand Canal in Venice. They're all in the... Dito na kami sa Grand Canal ng Venetian. Oh my God, finally natunto na din namin. Look at that. Oh, those are artificial, ano, here. Oh my God, yes. Michael Kors. So yung Venetian pala, ay yung Grand Canal is located on the third floor, third level 3 pa pala ng Venetian Hotel. So you need to ride an elevator that is intended also for the level 3. You can ride a gondola here. I do not know how much it is it. And then at the same time, you can also drop a coin and make a wish in this canal. So yung ibabaw is that is an artificial sky. So kung hindi pa natin afford ang Italy, dito na lang muna tayo sa Macau. We're done here at the Venetian. So after this is we will proceed to the next hotel. Kasi malapit lang yung Parisian dito at saka the Londoners. So might probably be doon yung ating next destination. Naglunch din pala kami ni Jessa. May McDonald's pala here. So doon kami naglunch. Walang mga McDonald's dito. Walang pasta at saka rice na meals. Hot burgers na. So nasa pinakadulo siya na Grand Canal. So when you get out to the Venetian Hotel, sububungat agad yung the Londoners. Saka yun yung Parisian, oh, may tower na sa Paris. So I think dito muna tayo sa Londoners. Look at the skyscrapers, guys. Oh, ganda talaga dito sa Macau. Daming mga high-rise buildings. That is the Venetian. Diyan kami nag-exit kanina. Tapos dito may escalator papunta ng Parisian at saka Londoners. Ayan na pala yung Londoners, Conrad Hotel. So it really looks like a bell, the icon in the London. Guys, look at that, guys. Look at the Londoners. Ang ganda tingnan. Medyo hindi ganun kaano siya ka-vibrant sa camera, sa video, pero in person. Ang ganda ng Londoners, Adjacent lang ng Venetian yung Parisian.
masarap magala sa Macau. Contrary to the Hong Kong Disneyland na sobrang init, dito naman is puro hotels yung napapapupuntahan mo. Ang lalamig, kasi naka-airport pa din lahat ng area ng hotel. So, ayan na guys, yung Eiffel Tower. Yung replica ng Eiffel Tower. This is the Parisian. Nandito sa Eiffel Tower na shop like this ay yung entrance papunta ng Eiffel Tower. So, dito tayo. Pasok. Yay! Lakas ng ulan. It's raining outside, so we cannot push further. Pero may payong tayo, so ready na lang tayo. Yan, ayun yung Parisian. Unfortunately, ang lakas ng ulan, kaya we, some of the guests cannot proceed further pag walang umbrella. Pwede na yung elevator din. Oh, pwede ganyan mag-elevator din ha. Yan, so unti-unti na po tumitila yung ulan. My God, thank God. Pag paakyat dyan is parang may entrance fee na yata. Let's try kung magkano para makaakyat naman tayo doon. Parang last time nagpunta kami ni Jessie dito sa may ibabaw. May mga love lock sila dito. Yan. It is 75 MOV. Is it closed? Yeah. The entrance fee to the level 37 over deck view is 75 MOP and the level 7 is free, but right now hindi siya accessible kasi lumakuman kasi ng umulan nang malakas, so due to the weather parang hindi pa siya papasukan. This is the main lobby of the Parisian Hotel. Look at that, how massive. High, super duper high ceiling. We'll be exiting the Parisian Hotel. Sasakay na naman kami ulit ng bus na may nakapangalan na Parisian, going to Taipa Ferry Terminal. And then from there, isasakay na naman kami ng bus papuntang Grand Lisboa. And from the Grand Lisboa is walking distance na lang yung Senado Square at saka yung St. Louis Peter Square. That would be our last destination before heading home to Hong Kong. So dito yung waiting area ng bus. We'll wait here kasi dito nagsistop over yung bus. Bobongga ng mga taxi dito sa Macau. Parang naka 8-seaters. Ganda. There goes the bus papuntang Taipa. Sakay tayo dyan. Ganda, gusto ko yung kulay ng bus nila. Kulay pink. Parang doon sa lang storage for luggage. Yes. Ganda yung bus nila kasi may USB charge and they have also free wifi, diba? Bus na may free wifi. We're back at the Taipa Ferry Terminal, so we will now be looking na again kasi pag Grand Lisboa tayo, so hanapin natin yung bus na may Grand Lisboa. Dito na tayo sa Grand Lisboa na shuttle bus. Yes, we have arrived at the Grand Lisboa Palace. So mali pala yung nasakyan namin na bus. Kasi hindi siya mali, tama naman. Dalawa pala kasi yung Lisboa. Yung napuntahan na nasakyan namin na bus is sa Grand Lisboa siya. It means dito yung pinaka main. Pero yung Lisboa na nasa Macau is iba pala din pala yon. So nandoon kasi sa Lisboa Palace yung malapit na yung St. Louis Peter. Tony Stark Industries. Kanina pala, that is Grand Lisboa Palace. So Grand Lisboa Palace and the Grand Lisboa is different, pero they are in the same company. Ayan. So be careful of the word palace and Grand Lisboa alone. So if you are planning to go to St. Louis after this, so you have to be here at the Grand Lisboa. So yung picture taking spot lang dito is sa may labas na lang para makita natin yung infrastructure ng Grand Lisboa. Look at that, how massive. So kung gusto mo makakuha ng spot na perfect for pictorials, yan dito siya. Kita mo yung building ng Lisboa. So you need to move farther from the hotel, no? So yung ginawa namin is, oh my God.
So, pwede ka magpunta doon. Pwede ka magpunta doon. Doon banda. Ayan. Para magpa-picture sa Land Lisboa. But these, my skyscrapers. From here in the Lisboa is walking distance na lang yung Senado Square. Tsaka yung St. Ruins, Peter. So, lalakarin na lang natin siya papunta doon. So, dito yung lobby. Lobby ng Land Lisboa. So, lakad lang tayo papunta doon para sa Senado Square. So, lakarin na natin ito na street hanggang doon sa may dulo. Yun, makikita mo na sa my right side yung Senado Square. Ayan, malapit na tayo sa Senado Square. Ayan, if you are seeing that kind of yung building na may puti, yan, o yung may pink, Senado Square na yan. Here is the Senado Square. Ayan. Maraming mga shops here sa Senado Square. So along the way, may makikita ka ng mga shops. And then, dyan banda, straight lang dyan, is nandiyan na yung St. Ruins Fall. So we will be going also there sa St. Ruins. This is also the part of Macau na pwede ka lang mamili ng mga pasalubong. For reaching, bago tayo makalakin sa St. Ruins, is meron pa tayo madadaanan na chapel. This is a chapel. I am not certain of the name. Dito, papunta lang sa St. Ruins. Ayan. Merong mga signages along the way papunta sa St. Ruins. This is also the place na maraming mga beef jerky. Ayan, just as nasabi ko sa iyo. Ayan. This is the beef jerky. Pork and beef jerky. Masarap yan. Oh, oh. Ano na? Langhang na niya siya, ano? Yes! Dito na naman. Yes? So, the bang dinner? Yes? Tama na, uya. Tama na siguro, Jess. Ano sa Jess? Hero pa na nauasay na gunting. Yeah. Hanapin ko saan. Mga na po. Hanapin ko saan yung magunting-gunting. Yan, so aakyat pa tayo. Akyat pa tayo, akyat. Sa loob niyan, may museum pa. Kaso lang hindi na kami pupunta kasi it's almost 6 PM na. Close na siya at 6. Ayan. So hanggang dito lang kami sa ruins. And then you can also see the Grand Lisboa here. Ayan, the Grand Lisboa. As you can see, ang daming mga tao. So pumasok kami dito sa store. And we bought some butter cookies. Mura lang siya. 3 pieces ng ganyan, 100 Hong Kong dollars na. Jessa is buying with the how do you find it? Yummy. Kain muna bago bili, go. So ilang pisa sa bibilhin mo? Tara. No, patilaw ang mga. Macau is not Macau without trying the Portuguese tart. $50 for 6. Ayan, egg Portuguese tart. Hindi pwede wala dito mo ito matry when you're here. And when you are here in Macau. Sarap. Our trip in Macau ends here. So, from the Senado Square, lalakad ulit kami papuntang Grand Lisboa. Para sumakay ulit ng shuttle bus going to Taipa Ferry Terminal.
And from Taipa, sasakyan na naman kami ng free shuttle bus going to the border of Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. The last shuttle bus para dito sa Grand Lisboa is until 6:30 p.m. only. So it's already 7. So we are super duper late. Ayan, so nag-taxi na lang kami ni Chessa. Kasi until 6:30 lang pala yung free shuttle bus dito sa Grand Lisboa. Umakyat pa kami ng second floor, wala rin palang ticket. So, proceed na tayo. Nag-taxi na lang and proceed na tayo sa bridge. $19 pala yung flag down dito. So, I'm not sure kung ilan mabayaran namin. But the good thing here is diretso na kami sa Hong Kong Macau Zhuhai Bridge and we will not be connecting anymore to the Taipa Ferry. We're back at the Hong Kong Macau Zhuhai Port and yung nabayaran namin sa taxi kanina is only 77. Wow, only. 77 Macau Palaka only. Pataka only. Touchdown, we're back in Hong Kong. Finally, after a long day, we'll be heading back na to our accommodation in Tsim Sha Tsui. So kanina si Jessa, hinanapan pala siya ng plane ticket upon entering the border of Hong Kong. So always bring and always put screenshots of your flight ticket. So right now is babalik naman kami sa Sunny Bay kasi mag-MTR kami padulong papuntang Tsim Sha Tsui. So we'll be looking again the same bus that we kasi laki natin kanina papunta dito. That, so I guess we'll end the vlog here for the Macau trip. So in totality, sulit naman pag mag-dedater lang tayo sa Macau. So when coming here in Hong Kong, always you may put this itinerary. If yung eSIM na binili niyo po is covers also Macau, so you'll just have to turn on the data roaming para mag-function siya. I guess that's the end of our third vlog for Hong Kong. See you again in our final vlog in Hong Kong.